mag-ano muna tayo, mag-reaction tayo habang ako'y may ginagawa. Dahil busy ang life, isasabay na natin ang ating pagiging reaction. Reaction lady. Kuha tayo ng bread. Anong tawag niyan? Gusto ko lang mag-reaction about doon kay ate girl na BFF na nang-ahas ng kanyang Canadian husband. Ngayon, si, andyan na si Idol Rocky. So, siya na yung, ano, siya na talaga yung gumagawa ng way. At mabuti naman na malapit ang ma-report si ating, diba? Para makita niya ang kanyang ginawa. Kasi, yun na yung ano ni, ng legal wife sa kanya. Parang, this is my revenge. Revenge tayo. Basta ganyan yung mga ginawa sa'yo. Kaya nga sinasabi ni ate girl na legal wife, karma is a V. Karma is a bitch. Ang gulo ng bahay ko, kaya bahala na kayo dahil magulo rin ako. So now, the karma is coming. So we will see. Kasi nakipag-usap na si Idol Rafi sa agency nung nag-process ng papers ni ate girl papuntang Canada. Oh, 'di ba? Ganda. Pag nandiyan talaga si Idol, parang may ano kagad. May ano tawag niyan? May action kagad. Dapat talaga is ma-deport ito si ate. At maramdaman niya naman kahit papano ang sakit ng naagawan ng asawa. At saka alam ko na maraming masasaktan about dito sa mga pangyayaring ito dahil marami sa tabi-tabi dyan ang mga ganyang pangyayari. Pero kasi it's bago. Kaya ngayon is napapanahon ang reaction. So ngayon si Idol Rafi is kinontak na nga yung agency na nag-process. Kaya madideport na si ate soonest. At sabi pa ni Lorraine, yung legal wife, sabi niya, magpapagawa siya ng banner. Banner, welcome to the Philippines. Tapos parang gusto niya na may pink. Pink ang poses ni ate, 'di ba? Para ano? Kasi favorite niya, favorite ni ating bestie ang kanya, ang pink. Kaya pink din na poses ang gusto ni ate legal wife. Ayun, lumipat na naman tayo ng pwesto. 'Di ba? Gusto niya ng pink daw, sabi ni Ellering, pink daw na poses dapat ibigay pag nahuli na siya kay Salve, pag nahuli na siya ng mga sa deportation niya. Lesson learned lang dito sa sa situation na ito. Sa mga Pilipino po, may tinatawag tayong delikadesa. Kung alam mo sa sarili mo kung yung tumulong sa'yo is magandang intensyon, alam mo na yung delikadesa mo, saan mo ilalagay at iaayon sa sitwasyon. Saka meron din tayong tinatawag na utang na loob, te. Utang na loob. Yung utang na loob na yan is kailangan, hindi yan natin kailangan bayaran or hindi yan ibinabalik ng with money. Yan is binabalik ng kabutihang loob. So, this time, si Salve, nawala yung delikadesa at ang utang na loob sa pagiging Pilipino natin. Diyos ko, oh, bahay ko magulo. Pero mag-reaction pa din. Kaya, lesson learned talaga sa mga kaibigan dyan, keep your friends close. And make your enemy closer. Nako, hindi na talaga natin malalaman kung ano ang mga
mangyayari sa mga future. Kaya, itong sitwasyon na to is marami, for sure, marami ang apektado at marami ang mga nakaka-relate. Kaya, magandang abangan talaga kung ano at ano ang magiging reaction ni Elor, ni Salve kapag na-deport na siya. Kaya lahat ng mga Pilipino at mga may mga nakikisali na dito, hindi nakikisali, nakikisausaw ang tinatawag sa sitwasyon na ito, gustong-gusto makita ang magiging reaction niya pagdating sa Pilipinas. So, lahat tayo aabangan ito. Oh, kaya wag niyo rin abangan niyo rin ako palagi. Huwag kayong magsawa. Dutch Lamyarda po. Salamat. Walang makakalimot mag-click ng subscribe and the bell.